iniwang ang lahat ng mga nilikha. Umapalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa amin nagkaloob ng buhay at kalakasan. Diyos na manlilikha, sa umagang ito'y taglay namin ang aming mataas na papuri at pasasalamat sa iyong pag-ibig at pagbibigay sa amin ng buhay at lakas na taglay naming lahat ngayon. Narito kami, O Diyos, sa iyong banal na iglesia na iyong itinatag at kami po'y naririto, lulualhati at mananambahan sa iyong dakilang pangalan. Loobin mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa sa amin at madama namin ang iyong presensya. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Mula po sa sulat ayon sa mabuting balita ni Juan, chapter 10, verses 8 to 10, sinabi ni Jesus, "Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Naparito ako upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Mga magulang ko at mga kapatid, ang kapahayagan ng pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo ang sumabawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmalo ang mga bata sa nakakatanda.
Magandang umaga po, minamahal na mga kapatid. Tayo po'y dadako sa ating pong pagbabalita ngayong umaga. Unang-una po ay ating pong binabati ang lahat ng may kaarawan ngayong araw ng Linggo. At ito po ay sina Arnel Evangelista Jr., Christine Mendoza, Jomel Pandes, Christina de la Rama at Reniel Nagal. At yung pong mga sumusunod na magdaraos ng birthday bukas hanggang sa mga sumusunod na petsa, ay inyo na pong tingnan sa ating pong liturhiya at inyo pong mababasa ang kanilang mga pangalan. At bago po tayo magpatuloy, atin po muna silang awitan ng Happy Birthday. Pagbabalita, inyo pong mababasa ang lahat po ng ating mga kapatid na may taglay pang karamdaman hanggang sa kasalukuyan at inyo pong mababasa ito sa ating liturhiya mula po sa itaas hanggang sa ibaba kasama ang mga nasa ibang bansa. At gayon din po, ating pong isasama sa panalangin ang kapatid na Rodrigo Padillo na siya po isa sa ilalim sa isang operasyon sa state at ito po ay kasama ang mga doktor na sa kanya ay magsasagawa ng masela na operasyon. Ano po? At yung pong iba nating mga kapatid na may karamdaman, inyong pong mababasa at ilakip palagi sa ating pong mga pananalangin. Ang kasunod po mga kapatid ay ang daraos na Southern Tagalog Region Ecumenical Affairs Movement Meeting at isa pong kapalaran na tayo pong mga kapatiran dito, ang ating pong mahal na iglesia, ay siyang nahirang na lugar upang pagdausan ng meeting na ito. Ito po ay binubuo ng iba't ibang mga iglesia ecumenical na ito pong mababasa sa ating pong liturhiya. Kaya ito po ay gaganapin sa June 9, 2014 mula po alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ganyan din po minamahal ng mga kapatid, aping pong binabalita na mamaya pong pagkatapos ng service. Tika, mali. Magkakaroon po ng pagpupulong ang Board of Deacons sa June 8 pagkatapos ng ating umagang pananambahan ngayon. At ganyan din po ang Board of Christian Educators o BOSE sa umagang ito pagkatapos ng ating worship service. Magkakaroon po sila ng election at ganyan din sa June 4, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, magkakaroon po sila ng planning meeting para po sa kanilang board na pag-uusapan. At ganyan din po ang ating pong Board of Elders of BOE ay mayroon po mga nakatakdang pagpupulong ngayon po pagkatapos ng umagang pananambahan at ganyan din po sa June 4, alas 3 ng hapon upang pag-usapan po ng prison ministry team. Kasama po dito ang mga lay worker at ang mga gagawin natin sa ating pong bara outreach. At ganyan din po, huwag ninyong kalilimutan na magkakaroon po ng patuloy na koinonia ang samahan ng CWA sa June 14, 2014, ganap po na ikadalwa ng hapon. At ganyan din po mga minamahal na mga kapatid, ating pong ipinaabot ng ating iglesia ang malaking pasasalamat sa kapatid na Gloria Potes dahil po sa kanyang paglalaan ng panahon at kaalaman upang pangunahan ang team building seminar bilang facilitator para sa mga teaching at non-teaching staff ng ating paaralan na matagumpay pong naisagawa noong May 23 hanggang 24 sa Sevilla's Resort Restaurant, Dumuit, Laguna. At ganyan din po para po sa buong kabuuan ng buwan ng Hunyo, nakatala po sa ating liturhiya ang mga balita na inyo pong mababasa.
Sa June 3 po, araw ng Martes, ay magpapatuloy po ang pagdadala ng communion para po sa mga may karamdaman at mga elderly sa kani-kanilang tahanan. Huwag po natin kalilimutan sa June 4 prayer meeting, ang ating pong magiging tagapagsalita, Benumano po, ay ang ating pong bagong administrative pastor, Reverend Marlene Samonte, at ang liturgist po ay ang ating bagong kasamang elder, Bernard Tagiosa. At ganyan din po naman, magpapatuloy po at magre-resume ang prison ministry sa Quezon District Jail sa June 5, alas 8:30 ng umaga. Ganyan din po ang prison ministry sa Lucena City Jail sa gawing ng dalahikan ng 1:30 p.m. at ganyan din po sa Talipan District Jail. Yun po sa Pagbilaw. Sakop na po ng Pagbilaw yon na alas 3 ng hapon. At huwag po ninyong kaliligtaan, mga kapatid, ang lahat po ay inaanyayahan na atin pong samasamang daluhan ang gaganaping Despedida at Bienvenida Fellowship alas 2 po ng hapon sa June 7. Ang lahat po ay inaanyayahang saksihan ang atin pong Despedida Bienvenida para po sa kay CM Rachel Hernandez na mananatili po namang conference minister ng ating buong konferensya. At ang bienvenida po para sa ating bagong administrative pastor. Ano po? At ganyan din po, ang mahalagang balita na aking pong babanggitin ay ating pong nais na dalhin din ang paanyaya po ng mga CYFer o mga kabataan na dinala po ng, sa pamagitan po ng kanilang Pangulo na ang lahat po ay inaanyayahan pagkatapos ng pananambahan sa social hall para po sa activity ng CYF na Back to School Fellowship na may titulo na No Limits, na may batayang teksto mula sa Filipos 4:13. Maraming salamat po at God bless daw po. Yan. At ganyan po mga kaibigan, mga kapatid, ay nais ko pong dalhin sa inyong kaalaman na kapiling na po natin ngayon ang ating pong bagong destinong administrative pastor ng ating mahal na iglesia, UCCP Magiil Memorial Church. Na yun po siya sa gawing kanan. Ano po? Si Pastor Marlino Samonte po ay nagmula sa kanyang pagiging administrative pastor sa UCCP Batangas City. Ano po? At siya po ang dating conference minister noong nakaraan bago nahalal na conference minister si Pastor Rachel Hernandez. At kami po ay laging magkasama niyan doon sa Kuta dahil naroroon pa ang tanggapan ng Southern Tagalog Conference. Ano po? Kaya simula po ngayong araw na ito, siya po ay dumating ay kahapon, siya na po ang ating bagong administrative pastor, Reverend Marlino V. Samonte. Ayan po siya sa kanan. Baka gusto niyong ulitin yung palakpak para magandang pakinggan. Okay. Yan po ang ating pong balita ngayong umagang ito at tayo po ay magpapatuloy sa ating pananambahan. Good morning! Good morning! Good morning! Hi! Hello! Hi! Naalala ko po pagka ako yung nag-chapel service sa mga bata. Kapag ang mga bata hindi nakikinig, sinasabi ko'y hi! Sasagot ang mga bata, hello. Ibig sabihin, sila'y nakikinig. At kayo'y nakikinig. Hi! Hello! Patuloy po nating welcome. Hindi lamang po ang inyong lingkod, maging ang bawat isa sa atin na narito sa loob ng ating bahay dalanginan. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Welcome din po natin. Naglipat lang po ako ng channel. Yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So, welcome po sa inyo. Saan man kayo naroroon, ay amin po kayong binabati. Live man o mamaya sa replay. Meron din po tayong bisita na iniabot po sa akin. Ang atin pong kapatid na Joel Rodriguez. Pwede po bang tumayo? Yan, welcome po sa UCCP Magiil Memorial Church. Ganon din po si kapatid na Selly Recio Nicodemus. Makikita yun po. Welcome po sa UCCP
McGill Memorial Church. Baka meron pa po na hindi nabanggit, hindi nabati, pwede po bang tumayo? Ang alam ko ay may nagalang mic para sabihin ang inyong pangalan. Wala na po ba? So, welcome po sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataon pong ito ay atin pong ihanda ang ating mga sarili para po sa ating panalangin pastoral, panalangin pangkalahatan. Sa pagkakataon pong ito, katulad po na nasa sa ating altar, na kung saan, kung yan nga ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo na naka ang mga palad ay nakadaop, pwede po bang gawin din natin yon? At tayo ay makipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, minsan pa kami na iyong mga anak ay patuloy na tumatawag sa dakila mong pangalan. Kanina o aming Panginoon, amin pong inilapit ang aming mga sarili sa iyo lamang sa pamamagitan ng aming mga panalangin may pagsisisi. Kami nga po sa loob ng isang linggong nagdaan ay nagkakasala sa isip, sa salita, maging sa aming mga ginagawang pagdilingkod. Ganun pa man o aming Panginoon, sabi mo nga ang tapat mong anak na nagsasabi ng katotohanan ay iyong pinatatawad. Kaya naman kanina din o aming Panginoon na ibinigay mo sa amin ang kapahayagan ng iyong pagpapatawad. Maraming maraming salamat o aming Panginoon dahil alam namin ikaw ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na mapagpatawad. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilika, manunubos at tagapagtaguyod. Nung isang linggong nagdaan o aming Panginoon sa kabila ng aming kaabalahan, ito'y aming itinalaga sa iyo lamang o aming Panginoon. Kaya naman kagabi, amin pong nihanda ang aming mga sarili. Dahil ang bukas o ang sa kinabukasan ay araw ng pakipag-usap at pakipagkita sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naman o aming Panginoon, aming iginayak ang aming mga sarili. Sa aming pagkagising kaninang umaga, bukod sa kami nag-usal ng mga panalangin ng pasasalamat, kami nagayak, kami kumain, at kami nagtungo dito sa iyong bahay, dalanginan, para mag-aral, magnilay, o aming Panginoon. Kaya naman, o aming Panginoon, naririto kami, ang bawat isa sa amin, ang aming kapamilya, ang aming kasama sa simbahan, kaming lahat, o aming Panginoon, nagpupuri, nagpupugay sa iyong dakilang pangalan. Sa pamamagitan ng aming sama-samang pag-awit, o aming Panginoon, ng aming sama-samang pakikinig, ng aming sama-samang panalangin, lalo tigit mamaya, dakilang Diyos, ang iyong dalawang sakramento, o aming Panginoon, ay ipapahayag sa aming kalagitnaan, ang sakramento ng banal na hapunan at ang sakramento ng bautismo. Kaya naman, o aming Panginoon, ang kagalakan ay aming nadarama dahil ikaw ang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon nga pong linggong ito at araw na ito ay simula ng isang bagong taon para sa taong eklesiastiko o aming Panginoon.
Alam namin dakilang Diyos ang iyong mga manggagawa sa iba't ibang iglesia lokal, lalo tigit sa Southern Tagalog Conference, ay andoon na para magpatuloy ng kanikanila mga pagdilingkod o aming Panginoon. Dalangin namin o aming Panginoon na patuloy ninyong sasamahan ng iyong mga anak. Lalo tigit o aming Panginoon dito po sa aming simbahan, sa UCCP McGill Memorial Church, na kung saan o aming Panginoon ang aming mga programa at gawain na aming pagtitibayin at pinagtibay na o aming Panginoon ay aming gagampanan at aming gagawin ng buong katapatan para sa iyo o aming Panginoon. At alam namin, dakilang Diyos, na sama-sama naming pagtugon, ito'y magkakaroon ng kabuluhan at kahulugan. Inyo pong pagpalain o aming Panginoon ang aming pong konsilyo, ang kaaniban o aming Panginoon, sama-sama kami para sa pagpapatuloy ng aming mga pagdilingkod na ginagawa. Gayon din o aming Panginoon, patuloy naming pinagpe-pray yung aming mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan. Kanina, dakilang Diyos, ay binanggit ang kanikanilang mga pangalan o nakatala sa aming liturhiya yung aming mga kapatid na mayroong karamdaman o aming Panginoon. Alam namin na ikaw ang dakilang manggagamot na siyang patuloy na nagpapagaling dahil ikaw ang aming Panginoon na patuloy naming sinasampalatayanan para sa kagalingan ng aming lupang katawan o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin din pong pinagpe-pray ang amin pong paaralan. Alam namin, dakilang Diyos, na sa susunod na linggo kami po ay magsisimula na. At alam namin, dakilang Diyos, bilang iyong kapahayagan ng iyong salita, kapahayagan ng aming pagdilingkod, ito po ang aming paaralan. Alam namin, dakilang Diyos, na ito inyong hahawakan, kasama ng school board o aming Panginoon, kasama ng mga guro, ng staff o aming Panginoon, at lukuban mo ng iyong Santong Espiritu ang patuloy na pagmimisyon at pagpapahayag ng iyong mabuting balita para sa mga maliliit na mga bata at kabataan at makakita ng isang magandang kinabukasan o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy din po naming pinagpe-pray ang kabuuan ng aming pong simbahan, lalo tigit sa pangunguna ng aming pong mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo o aming Panginoon. Salamat din o aming Panginoon, dahil natapos na po ang General Assembly na kung saan o aming Panginoon ay ikaw ang siyang nangunat lumukob at ang katagumpayanan ay aming mararanasan. Patuloy din po namin pinagpe-pray o aming Panginoon ang aming pong lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, ang buong mundo para po sa kapayapaan at katahimikan o aming Panginoon. Andito po ang inyong mga anak o aming Panginoon, patuloy niyo po silang pakinggan sa kani-kanilang mga panalangin. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay.
At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Salamat sa biyayang tinanggap ng bawat anak mong naririto at nananambahan. Sa pamagitan ng mga handog o Diyos, bahagi ng aming paglilingkod, amin pong isinusulit ang lahat ng ito para sa lalong ikalalago ng iyong ministeryo sa dakong ito. Sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Una po ay ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 25, verse 42. Ganon din po sa unang sulat sa Korinto ni Pablo, chapter 1, verse 12, na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa.
Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa. Kay Pablo ako? Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba naman na nagsasabing, kay Pedro ako. At ang nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkaril ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po ay sumandaling manalangin. Diyos na siyang bukal ng buhay at kapayapaan, buong kapakumbabaan namin iniharap sa iyo ang aming mga sarili, nalakip ang aming pagpupugay, na muli ay lalong naging matibay ang aming pananampalataya. Pagkat ito'y patunay na ikaw ay Diyos na di kayang lupigin kahit ng kamatayan. Pahintulutan mong ikaw ay aming sambahin, di lamang sa pamamagitan ng pagtitipong tulad ng ginagawa namin ngayon, kundi sa pamamagitan ng aming pagkilos at pagpupunyagi, na ibandila ang katotohanan sa buong sanglibutan. Samahan mo kami at pangunahan sa aming pagdiriwang ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid, hindi ko po alam kung anong tawag sa kanila. The Chancel Choir. Kapag po kumakanta sa umaga at talagang choir, ay Chancel Choir. Dini po ang nakalagay sa ating liturhiya ay MMC Choir. Ano po ito? McGill Memorial Church. Walang choir. Isa pa pong palakpak sa ating pong choir. Alam nyo po, dalawa lang po yung puso ng ating pananambahan. Ang mensahe sa pamamagitan ng choir at ang mensahe sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Parang kailan lang. Bagamat yan po'y gasgas na, lalo tigit ang inyong lingkod ang kakanta, hindi ko po maalis sa aking kaisipan na kantahin ito. Dahil parang kailan lang po, salamat sa Panginoon. Dahil kahapon nung ako po'y dumating, umulan. Ang sabi ko nga, kapag ka ako'y nagsasalita sa Magil, ay lagi nang umuulan. Ay kung inyo pong mamarapatid na ako'y makaka dalawang taon, ay di dalawang taong uulan tuwing Linggo. Dahilan sa ako ang magsasalita. Ano po? O sa pamamagitan ko, magsasalita ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Parang kailan lang din po na ang inyong lingkod ay natulog dito sa pastoral house, na kung saan ay tatlong buwan ninyo akong inampon. Dahilan sa yung pong ating opisina doon sa kota, ay ginagawa pa, dito po ako pinatutulog ng ating Bishop Arthur Asi, na noon ay inyong tagapamahalang pastor. Kagabi po, nung ako po'y nag-iisa, ako po'y nalumbay. Dahil ako'y nag-iisa. Ano ho? Dahil doon po sa, sorry po at babanggitin ko, sa pinagmulan ko pong simbahan, meron po akong gwardiya doon sa baba. Nasa baba nga lang po. Eh dito naman, may pamilya akong kasama ng mga elder Fred, ano po, sa kani Ate Susan. Sinamahan pa ako ng ating patnugot, ng ating elder Fred, na kung saan ay medyo nabawasan po yung aking kalungkutan. Noon pong ako ay pumasok dito kahapon, sabi ko para yatang walang nagwe-welcome. Pero pagpasok ko po ay nakalagay yung aking pangalan. At sila po pala doon ay nasa sa loob ng opisina. Ano po? Na nung pagkakita sa akin ng bagong chairperson, parang malakas ang timok ng iyong puso. Sabi ko, hindi ko nga po maintindihan kung ito po ay kagalakan, may kasamang nervyos, lahat-lahat na. Ano po? Pero nung nakita ko ngayon kayo, ngayong umaga, kahit ako po ay pinapawisan din sa harapan, sa altar, ay ako po ay natuwa. Sapagkat hindi po ganitong karami
yung pong pinanggalingan kong simbahan. Ang sabi nga naming mga manggagawang pastor, ito po ang katedral ng Southern Tagalog Conference. Kung sa Roman Catholic Church ang ating pag-uusapan. Bakit po? Sa membership at laki ng simbahan. Ano po? Kaya ito ang tinatawag namin mga pastor na katedral ng Southern Tagalog Conference. Mga kapatid, nakakatuwa din pong tingnan na makita yung mga may edad sa akin ng kaunti at saka yung medyo bata-bata sa akin ng kaunti. Ano po? Sapagkat ang inyo naman pong lingkod ay pauli-uli na dito o palagi ang nandito. Ano? Yun po yung Batanggen yung salita. Ngayon po makakaranas muli dahil ang inyong lingkod po ay naglingkod na bago mag-conference minister sa Unisan. Ano po? At ito ang pangalawang pagkakataon na madistino ako sa distrito ng Quezon. Ano po? Na kung saan ay malalahian, tama ba ang Tagalog ko, ng Batanggenyo ang mga Quezonian sa pagsasalita. Magaling po yung sinasabi ko na sa pagsasalita po, wala po yung kahulugan. Bagamat sabi ng Manong Ben, meron daw pinagbiling sa kanya, tumigil po siya ng pagsasalita at mamaya daw. Mamaya ko na ho tatanungin kung ano po yon. Sabi pa rin nung isang kanta, edi eto na. This is the moment. Ito na yung pagkakataon na makapaglingkod sa iglesyang ito. Ano po? Na kung saan ay hindi po sumagi sa pangarap ko na ako po ay makatungtong sa Magil. Dahilan sa ang pangarap po ng inyong lingkod ay doon lang sa mga kahit kong simbahan. Yan. Mahirap pong sabihin yung maliliit eh. Yan, nasabi na ko tuloy. Ano? Na kung saan ay enjoy. Hindi sa enjoy, kung hindi yung feel. At dito naman, na-feel ko. Sabi nga ni Diaconessa Marie, naroon siya sa baba, masaya ka, pastor. Aba? Inulit yan ang dati nating chairwoman. Nasaan si ate? Si Ma'am Reneses. Ayun. Inulit niya ang kahapon. Masaya ka ba, pastor? Ang sagot ko po ay, masaya. Masayang-masaya po. Dahil sa nakasama ko kayo. At sana, yung dalawang taon ay hindi lamang po maging masaya, makahulugan, at makabuluhang paglilingkod ang atin pong gagawin. Tandaan po natin yan, ang mga pastor po ay palagi ayang umaalis. Sinong naiiwan? Kayo. Ang bawat isa sa inyo na magpapatuloy na mga gawain at paglilingkod ng ating simbahan. Isang makabuluhan at makahulugang araw po sa bawat isa sa atin, mga magulang ko at mga kapatid kay Kristo. Alam niyo po, sa panahong ito ng ating samasamang pagninilay, damhin natin ang kaluwalhatian ng Diyos ng kaliwanagan, ng Diyos na mabuti, ng Diyos na dakila, at ng Diyos na makapangyarihan, sapagkat siya'y muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Ngayong pong buwan ng June, sabi ko nga, simula ng bagong taon para sa mga simbahan. Ito po yung tinatawag nating, bukod sa Freedom Month, ito yung Pentecost or Whitsuntide Month. Ano po? It's the season commemorating the coming of the Holy Spirit and His gifts, power, and work in the church.
This is the season of expansion and growth of the church. Siyempre po, nagsisimula ito sa Pentecost. Panimula ng Kristiyanong taon. Ang unang taon ay tumutukoy sa kalikasan ni Kristo. Ang kanyang pagka-Diyos. At ang pangalawang taon, ay tumutukoy sa katugunan ng Diyos para sa buhay at sa ministeryo ng kanyang mga anak ng bawat isa sa atin. Sa pagpapatuloy ng pagpapahayag ng mabuting balita, ano po yung good news ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, mga magulang ko at mga kapatid? Ito po ay pinamagatang nating ang pader at ang mesa. Alam niyo po, nung kami kumain ng tanghalian, yung po sa unang pinto sa kanan, pangalawang pinto sa kanan, meron po dumahabang mesa. Ano po? Doon ko po kinuha yung title sa umagang ito. Yung gapong mesang yun, i-fix na. Parang doon na siya. Hindi na siya pwede yatang maalis doon. Ano ho? Doon sa haba ng mesang nandoon. Ang mabuting balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ay ipinangakong tagapagligtas. Siyempre pa. Sa pamamagitan ni Jesus, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sa bayang hinirang niya noong panahon ng matandang tipan. Ang layunin ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay talakayin ang mga problema sa buhay pananampalatayang Kristiyano na lumilitaw sa iglesyang itinatag doon ni Pablo. Pagsamahin natin ang dalawa, ang mabuting balita ayon kay Mateo at ang sulat ni Pablo sa unang Korinto. Alam niyo po, sa atin pong pagbabasa, yung pong Berlin Wall ay itinatag pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito'y isang napakahabang pader na may lawak na dalawang linya ang karsada. Ang pader na ito ay simula sa paghihiwalay ng West Germany at ng East Germany. Dulot ng dikta na malaking puwersa ng kapangyarihan, siyempre pa, ng Estados Unidos. Kasama ang alyansang puwersa ng Soviet Union. Ang pader na ito ay naging sanhi ng alitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Halos libo-libo ang nagbuwis ng buhay dahil sa pader. Subalit ang pader na ito ay nagkakaroon ng hangganan. Ito'y binuwag at ang dalawang bansa ng Aleman ay naging isa na upang pag-isahin ang dating dalawa. Ang pader sa ating pagbubulay-bulay ngayon ay di kakaiba sa nangyari sa Berlin Wall, ang lungsod ng Korinto. Noong panahon ni Apostol Pablo, ay mayroon ding isang malawak at matibay na pader na halos di magiba. Ang unang pader ay ang pader ng pagpapangkat-pangkat. Ang iglesia po sa Korinto ay nagpapangkat-pangkat sa kanilang pagtitipon. Sa verse 18, kung atin pong nais basahin.
Ang iba'y nagsasabi, kay Pablo ako? Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. Ang iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabing, ako'y kay Kristo. Siyempre pa, sa unang Korinto, chapter 1, verse 13, hanggang sa mga sumusunod. Samantala, ang ikalawang pader ay pader ng paghihiwalay sa mayayaman at sa mahihirap. Inilarawan ng teksto na ang pader na ito ay makikita sa pamamagitan ng bawat isa'y nagmamadali sa pagkain ng kanilang baon. Kaya't mayroong nagutom. At ang iba na may naglasing. O naglasing. Hindi banal na hapunan ang kanilang kinakain, kundi isang pagkaing nakalaan para sa sariling kapakanan lamang. At ang ganitong sitwasyon ay naroon ang paghamak sa Iglesia ng Diyos at paghamak sa may hirap. Ang larawan pong ito nagpapakita ng tunay na larawan ng pader na naghihiwalay sa mayaman at sa may hirap. Nang sagana sa pagkain at gutom, sa Panginoong may lupa at magsasaka, ng kapitalista at manggagawa, at ng pamahalaan at pamayanan. Ang kasalukuyang panahon ay hindi ito o hindi ito iba sa Iglesia ng Korinto. Mayroong kumakain ng sagana, subalit naroon ang salat sa pagkain. Ang tanging bansag sa kanila'y isang kahig, isang tuka. Kinakailangan muna maghanap buhay upang sila'y makakain. Ang ganitong larawan ay taliwas sa sinasaad ng banal na kasulatan. Ang sinasabi ni Jesus, ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Mula po sa mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 25, verse 42. Ang pader na naging mesa. Mula sa malakit malawak na pader ng pagkat-pangkat at pader ng paghihiwalay ng mayaman at ng mahihirap, ay ano ang ginawa ni Pablo? Upang supilin at bumagin ang muog ng pader na ito. Ayon po kay Pablo, ang tanging paraan para mabuwag ang pader ng simbolo ng paghihiwalay at pagpapangkat-pangkat ay sa pamamagitan ng pakikihati sa simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Hindi pakikihati para sa sariling pagtitipon. Ang dulang ng Panginoon ay simbolo ng ating pakikisalamuha sa Diyos at sa mga tao. Dito natin ibinubuhos ang tunay na pakikisama ng mga paghihirap ng mga taong inaalipin, nagugutom, walang matuluyan, mga balo, mga bilanggo, at walang humpay na paghihirap dulot ng sistema ng lipunan. Ipinakikita ng mesang ito ang kahalagahan ng pakipag-isa sa laman at dugo ni Kristo.
upang bigyan natin ng pansin ang mga mukha na sila'y ating kalingain sapagkat nasa kanila ang tunay na damdamin ng Diyos na kumakalinga. Sa mesang ito, mga kapatid, ay narito ang panawagan na maaari nating marating ang kasukdulan ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng buwag na pader ng ating damdaming makasarili, mapanghamak at walang malasakit. Ang ultimong malasakit ni Pablo ay bigyan ng linaw ang tunay na esensya ng banal na hapunan, na ito'y pagdiriwang ng pagsasalusalo ng mga taong may magandang kalooban at kumakalinga sa may hirap at may malasakit sa paghihirap ng mga aba. Imunulat sa katotohanan na ang Diyos ay Diyos na kumakalinga at magpapalaya sa mga mahirap upang labanan ang sistemang ipinaiiral. Ang mesa ay inilalaan natin sa pagdiriwang ng higit na mangliligtas na nagbigay sa atin ng pag-asa upang muling gumanyak para sa pagkakaisa ng sambahayan ng Diyos para sa tunay na kapayapaan at katarungan. Mga magulang ko at mga kapatid, asahan natin, habang mayroong pader, ay mayroong digmaan, alitan, at di pagkakaisa. Ngunit ang mesa ang tanging sagot sa mga problema, sapagkat naroon ang tunay na pananampalataya kay Kristo. Hindi si Pablo o si Apolos at si Pedro ang sagot sa mga sigalot, kundi ang hapag ng Panginoon na magbibigay ng tunay na pagkakaisa, katarungan at kapayapaan. Sa panghuling pananalita, maniwala tayo na hindi pa huli ang lahat. Ang mesa o sa mesa ay may pag-asa. Dahil dito natin inaalala ang paghahari ng Panginoon, hindi lamang sa esensya ng kanyang paghihirap, subalit sa kanyang kagandahang loob na tayo'y bigyan ng tunay na ginhawa upang kamtan natin ang bagong langit at bagong lupa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Mga magulang ko at mga kapatid, sinabi ni Jesus, ako ang pagkain, nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkain binibigay ko sa buhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagaya po ng aming narinig kani-kanina lamang na yung salita na ipinahayag sa aming kalagitnaan, andito po kami o aming Panginoon para po sa pagkakasundo, para po sa pagmamahalan, para po sa pag-alalayan o aming Panginoon na Ikaw ang unang nagpamalas o nagpakita sa bawat isa sa amin. Sa amin pong kalagitnaan o aming Panginoon, andito po ang simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, ang hostya at ang katas ng ubas. Patuloy niyo po itong pagpalain, bindisyonan o aming Panginoon, at patuloy naming maranasan ang patuloy mong pagsama sa amin dahil kami ay patuloy na nakikisalo sa iyong hapagkainan. Maraming maraming salamat o aming Panginoon at ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mga magulang at mga kapatid, mula pa rin po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga alagad sa buong maghapon at gabi nilang paglilingkod sa pamamagitan ng pangaral ng kanyang salita, ng pagpapagaling at ng pagpapakain. Nung dapit hapon na, nagkaroon nga po ng isang pagsasalo-salo ang ating Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga alagad. Binampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanya itong pinagpira-piraso. Iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na inialay at inihandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos makapagapunan ng ating Panginoon Jesucristo, sampu ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro, muli siyang nagpasalamat, iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang saro ng aking mabuting balita, ang dugo na nabubo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito. Mga magulang ko at mga kapatid, tanggapin po natin ng mayroong kaluguran ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka po namin dahil sa aming pagkakaisa at pagbabahaginan bilang isang katawan ni Kristo. Gayon din sa pagbubuklod mo sa amin tungo sa samasamang paglilingkod. Ngayong aming natikman ang salusalong nihanda para sa amin, ito nawa ang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa aming lahat, samantalang kami tumatahap sa isang buhay na laan para sa iyo. Ang tanda ng aming pong pagkakaisa, naghahawak-hawak kamay kami o aming Panginoon, nananalangin ng may pasasalamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang ko at mga kapatid kay Kristo. Sama-sama nating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating kapatid. Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad na kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 28, verses 19 to 20. Akin pong tinatawagan ang ating pong mga elders. Ganon din po ang mga magulang ng mga ng batang bibinyagan. Gayun din ang kanilang mga ninong at ninang na dumako po dito sa altar. Mga kapatid, humarap muna po kayo sa kapulungan. Mga magulang ko at mga kapatid, siyempre po, bago po ang inyong lingkod, hindi ko po sila mga kilala. Inyo pong tandaan ang kanilang mga mukha, kanilang mga maamong mga mukha, magaganda at mga mapupoging mga mukha, na kung saan baka kayo ay magkasalubong sa palengke, saan man, ay kayo ay magbatian para sabihin yung nakita kayo dito sa UCCP Magil. Natandaan niyo na po sila. Marami pong salamat. Humarap po kayo sa akin.
Inyong binala sa dakong ito ang inyong anak sa pagnanasang siya ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng isang pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon. At bilang pagkilala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay at ito'y sa pagpapahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat ang United Church of Christ in the Philippines ay produkto ng limang pinagsamang denominasyon, ang United Brethren, ang United Methodist, ang Congregationalist, ang Church of Christ Disciples, at ang Presbyterian, ay may iba't ibang pagsasagawa ng bautismo. Ngayon, gagawin natin ang isa rito, ang pagdampi. At ang mahalaga, ang ating isasagawa ay isang pagkilala, pakikibahagi, at pakikiisa sa katawan ni Kristo. Ako lang po ay mayroong mga katanungan sa mga magulang, sunod po sa mga ninong at ninang, ganun din po sa kapulungan na narito sa umagang ito. Sa mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang batang ito ay ipinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya ay nagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ng inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano, at sa lahat ng kabutihang naaayon sa ating pananampalataya? Salamat po sa mga ninong at ninang na narito ngayon. Kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito at nangangako na magsisilbing gabay kayo sa paglaki at inaharap ng batang ito batay at sangayon sa niloloob ng Panginoon? Palagi ko itong sinasabi. Halimbawa lang naman na ang batang ito ay nakita nyo naglalaro araw ng Linggo. Hindi nakasama ng kanyang ama't ina sa pagsimba. San man kayo sisimba na simbahan, sasama nyo ang bata. Ayos. Para lumaki ang bata sa loob ng simbahan. Kahit saan simbahan nyo dali. Sa kapulungan na narito ngayon, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito, tinatanggap ba ninyo ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo? At nangangako ba kayo na magiging kasama niya habang siya'y lumalaki, maging sa kasayahan, gawain, paghihirap at paglilingkod? Gawin niyo po ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po namin na nandito ka sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal. Inyo pong pagpalain higit sa lahat ang tubig na kung saan siyang gagamiting simbolo sa pagbibigay mo sa Kanya ng bautismo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Yung mga ninong at ninang, hawakan sa ibang parte ng katawan ng bata. Yung mga elders natin, pakipatong sa balikat ng mga ninong at ninang, ay yung mga kamay. Genuel Adul, binabautismo ang kita sa pangalan ng Ama
ng anak at ng banal na Espiritu. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kanyang panlalakihin na mayroong pananalig at pananampalataya sa kanya. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang iyong batang anghel na kung saan ay aming itinalaga, binautismuhan sa iyong pangalan. Patuloy niyo po siyang palakihin, o aming Panginoon, ilalayo sa karamdaman, bibigyan ng karunungan, at patuloy pong alalayan, o aming Panginoon, lalo tigit sa pagmamahal ng kanyang mga magulang. Maraming maraming salamat, o aming Panginoon, muli sa iyo po ang batang ito, dahil ikaw ang siyang may bigay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ang bagong kaanib ng United Church of Christ in the Philippines, McGill Memorial Church. Akin pong iaabot sa ating isang elder na babae muna. Gagawin po natin ito para madama ng bata ang init ng pagmamahal ng simbahan. Sunod po sa isang elder na lalaki. Yan. Pakibigay po sa isang ninong. Isang ninong. Iisa naman ang ninong. Yan. Pakibigay po sa isang ninang. Ninang, ninang. Yan. Pakibigay po sa ina. At baka, okay, maraming maraming pong salamat. Mamaya po ay peppermint po natin sa baba yung certificate. Salamat po. God bless you po. Tayo po'y dadako sa pangalawang paghahandog.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw nga po ang aming buhay, Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang siyang patuloy na lumulukob sa bawat isa sa amin upang kamtan namin lahat-lahat ng nais namin dahil ito ay mayroong kababaang idinudulog sa iyo, O aming Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, O aming Panginoon, sapagkat namandama po namin sa aming kalagitnaan ang inyong banal na presensya sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Alam po namin, dakilang Diyos, na sa bawat pagbuka ng aming mga labi at pawang pandinig namin, O aming Panginoon, yung nadarama namin, O aming Panginoon, Ikaw ang siyang naririyan. Dahil dito, O aming Panginoon, buong puso naming itinatalaga ang aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak, O aming Panginoon, ay lumapit sa iyong dambana, sa iyong altar, na kung saan tiklubtuhod na katayong nananalangin, O aming Panginoon. Sila po ay may mga personal at espesyal na panalangin sa iyo lamang. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay. Ang ilan sa kanila ay humihiling ng pagpapagaling mula sa karamdaman. Salamat, O aming Panginoon, sa iyong mga anak na natututong magpasalamat. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa kaarawan, anibersaryo ng kasal. Salamat, O aming Panginoon. Dahil Ikaw lamang ang tanging naming dapat pasalamatan sa lahat-lahat ng mayroon kami, na ito naman ay bigay mo o galing sa iyo. Ang ilan sa iyong mga anak ay lumapit, O aming Panginoon, humihiling na inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang paglilingkod. Ano man ito, O aming Panginoon, ito po'y hinihiling nila ng mayroong kababaang loob dahil Ikaw ang Panginoon na umaalalay sa kanila. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit sapagkat sila'y may karamdaman o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. O aming Panginoon, sa payak na ritual na palagian naming ginagawa, muli po narito po ang aming mga kanang kamay. Patuloy naming idadampi sa aming katawang lupa na mayroong karamdaman. O pagpunta namin sa aming mga tahanan na kinabibilangan, sabi nga ni Pablo, ipatong mo sa ulunan o saan man parte ng kanilang katawan at mag-usal ng panalangin. At alam po namin, sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya at pagsambit ng iyong pangalan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang aming karamdaman at karamdaman ng aming mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pagagalingin. Dahil patuloy niyo pong ibe-bless sa mga doktor na tumitingin sa kanila. Ang mga gamot na ipinapasok sa kanilang lupang katawan, O aming Panginoon, ay patuloy niyong ibe-bless. At alam po namin, ang kagalingan ay mapapasa amin. Maraming maraming salamat, O aming Panginoon. Ngayon, O aming Panginoon, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y nanonood sa amin, O aming Panginoon, saan man sila naroroon, hawakan niyo po sila. Akapin ang inyong kapangyarihan at patuloy na Ikaw ay kinanlin bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Patuloy po namin pinagpe-pray, O aming Panginoon, ang mga tahanan na kung saan kami kabilang, sapagkat naroon po ang ama, ang ina, mga anak, sampo na mga kasama namin sa tahanang Ikaw ang bumuo. Ikaw ang nagtatag upang ang pagmamahalan, pagbibigayan, pagsusunuran ay amin pong maranasan. Kami po ay lalabas sa iyong bahay, dalanginan, O aming Panginoon. Babaunin po namin lahat-lahat ng aming nakita at narinig at gagamitin namin ito, O aming Panginoon, sa patuloy naming pagdilingkod. Ingatan niyo po kami, samahan niyo po kami, lalo tigit sa patuloy naming paghakbang sa paglilingkod, O aming Panginoon.
sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong mga anak, natiklop tuhod, nakatayong nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutup din lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamagitan ng panalangin sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.